Tayo po ay dadako na sa ating devotion ngayong umaga. So, bago po tayo dumako, tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, galang ng langit at lupa, maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat kami po ay pinahintulutan mo, Panginoon, na makadalo at magkaroon ng kapahingahan sa piling mo kasama ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, sa mga kapatid namin na papunta pa lamang, ingatan mo sila, Panginoon, na makadalo sila dito ng maayos at ligtas o Diyos upang makasama namin sa mga gawain ngayong araw. Panginoon, sa maririnig namin salita, naway isa pamuhay namin ito at gamitin mo po yung banal na espiritu, pakilusin sa aming mga puso upang kami ay magkaroon ng kaalaman, may sa buhay yung mga salita mo, O Diyos. Panginoon, sa mga magsasalita dito sa harapan, patuloy mo kaming itago sa iyong likuran. Tanging salita mo lamang po ang mahihayag at yung katotohanan, Panginoon. At bigyan mo kami ng humble heart, humble mind, Panginoon, patungkol sa iyong salita. Tuwing kami nag-aaral nito, at maibahagi rin namin to sa aming mga pamilya, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik po namin. Pulit po sasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Pilos Day ulit, mga kapatid. Then, ang title po ng ating devotion ngayong umaga is Do Not Delay in Asking God's Forgiveness. At samahan niyo po ako, nabuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Psalms, awit ni David, Psalms chapter 32, verses 3 to 5. Psalms chapter 32, verses 3 to 5. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Verse 3, noong hindi ko pa pinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Nawawalan ako ng lakas tulad ng natutuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, pinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Papuri sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito pong passage na nabasa natin sa aklat ng awit ni David, Psalms, is patungkol ito sa pagpapahayag ng kasalanan or confession of sins at paghingi ng kapatawaran sa Diyos ni Haring David. No? Kasi alam naman natin na si Haring David ay nagkasala laban sa Diyos. Diba? Kung babalik tayo sa 2 Samuel, no? Sa 2 Samuel ng chapter 11-12, doon na nga nag-commit si David ng adultery at murder kay Bathsheba, doon sa asawa ni Bathsheba. No? At ito ay balak niya pang pagtakpan. So, hanggang sa, kinumpronta na siya ni Prophet Nathan at nirebuke siya patungkol sa kanyang kasalanang ginawa. At doon naman sa kasalanang ginawa is alam ni David na siya'y nagkasala sa Diyos at humingi siya ng kapatawaran at pagpapatawad yung nakamit ni David sa Diyos, no? Pagpapatawad yung nakita ni natanggap ni David mula sa Panginoon. At dito makikita natin dito yung blessings ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanang ginawa laban sa Diyos, no? Ito yung paghingi ng totoong paghingi ng ng kapatawaran sa kasalanang ginawa, no? Yung legit na paghingi ng kasalanan nang walang halong pandaraya sa kanyang puso. At kung aabante naman tayo sa chapter 51 is doon din sa awit ni David ng Psalms 51 is same response lang din dito sa 32 na paghingi rin ng tawad yung kanyang ginawa patungkol sa kanyang kasalanan. Pero nung hindi pa po inaamin ni David yung kanyang kasalanan, is nakaramdam si David ng matinding agony, no? Ng matinding paghihirap. Nakaramdam siya ng matinding paghihirap, hindi lang physical, kundi emotional na paghihirap. Kasi sabi sa verse 3 to 4, noong hindi ko pa pinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Verse 4, araw-gabi, hirap na hirap ako.
ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Nawawalan na ako ng lakas tulad ng natutuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Diba? Nakita po natin yung tinding stress ni David, no? Yung hirap na pinagdadaanan niya sa kamay ng Diyos. Diba? Na halos makita natin na maubusan siya ng lakas. Diba? Maubusan siya ng lakas sa pagkukubli at pagtatago ng kanyang kasalanan. Diba? Dahil doon nakaranas siya ng emotional and physical distress. Diba? Sabi sa 1 Corinthians yung 11, diba kung mababasa natin doon, dahil sa hindi pagpapartik nila ng Lord's Supper ng tama, ang nangyari sa mga taga-Corinthians is nagkakasakit sila. Diba? At yung iba is naghandamatay pa dahil sa kasalanang ginawa nila sa Panginoon. Diba? Na hindi nila sinunod yung tamang gawain sa simbahan. No? Kung titingnan natin yung mga sarili natin, is na ganun din tayo bilang mga hinirang ng Diyos. Diba? Na ganun din tayo na sa tuwing ikinukubli at tinatago natin yung mga kasalanan natin, is nakakaramdam tayo ng matinding hirap. Diba? Nakakaramdam tayo ng matinding distress sa ating katawan, sa ating mga sarili. Diba? Hindi lang emotional, kundi physical distress. Diba? Kaya maging alert tayo sa ating mga sarili. Diba? Huwag tayo maging kampante. Na, di pa naman ako nakakaranas na ito. Ah. Okay na ito. Diba? Mabagabag yung konsensya natin sa tuwing tayo nagkakasala sa Diyos. Diba? Na, kailangan maisip natin, ay teka, mali na ata itong ginagawa ko. Ah. Diba? Nasusobrahan na ata ako. Nasusobrahan na ata ako sa saya. Nasusobrahan na ata ako sa pagbaba ng guard ko. Diba? Nagiging kampante na ako. Diba? Mag-ingat tayo mga kapatid. Diba? Maging maingat tayo sa mga kinikilos natin. Huwag tayong maging masyadong kalmado na hindi porket wala pa tayong nararanasang hirap, eh patuloy na natin itatago o ikukubli yung mga kasalanan natin sa Diyos. Sabi sa Psalms 31 verse 10, ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian, umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan, nangihina na ako sa kapighati ang aking nararanasan at parang nadudurog na ang aking mga buto. Makita natin, si King David, halos madurog yung buong pagkatao niya dahil sa kapaghati ang nararanasan niya. Diba? Dahil sa halos tunawin siya ng mga kasalanang patuloy niyang kinukubli. Diba? Na, nararamdaman niya, na halos nararamdaman ni King David na nalalayo yung presensya niya sa Diyos. Sabi niya rin sa Psalms chapter 22 verse 1, Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diba, nakita natin yung consequences ng mga kasalanan na patuloy na ikinukubli at itinatago? Nakita natin yung resulta kay David. Ano pa kaya tayo? Diba? Ano pa kaya sa atin yung resulta nito? Na kung sinasabi mo sa sarili mo na tsaka na, tsaka ako na pagsisisihan yan, di pa naman ako nakakaranas ng paghihirap eh. Diba? Di pa naman ako nakakaranas ng pagdadalamhati. Okay pa to. Diba? Hindi ganun. Bagkus, dapat mabagabag tayo sa tuwing tayo nagkakasala sa Panginoon. Diba? Matakot tayo sa parusa ng Diyos sa atin. Diba? Na kung paanong naranasin ni David yung bigat ng kamay ng Diyos, ay ganun din yung mararanasan natin kapag patuloy natin itinatago o kinukubli o sinasantabi lang yung mga kasalanan natin. Diba? Kapag may isang bagay tayo na itinatago, no, dati, mga bata pa tayo or someday, na tinatago natin yung mga gamit o kung ano pa man, is hindi tayo mapakali, diba? Baka mahuli to. Diba? Baka makita to, baka malaman to. Diba? Di mapakali yung isip natin. Diba? Nababagabag yung isip natin. Diba? Di tayo makakilos ng normal. Diba? Dapat lang. Diba? Dapat lang tayo mabagabag sa tuwing nagtatago tayo ng mga kasalanan. Diba? Kasi bilang mananampalataya, hindi dapat tayo passive sa mga ganitong bagay. Diba? Hindi tayo mapanatag
sa di dapat tayo mapanatag sa mga tinatawag nating simpleng kasalanan lang. Diba? Na yun lang naman eh. Diba? Minsan lang naman. Huwag tayong masanay na nilalang lang natin yung kasalanan. Diba? Lagi nating tandaan na ang paggawa ng kasalanan ay paglabag sa Diyos. Diba? Sa kung paanong simpleng sa pagpitas at pagtikim ni Adan at Eva sa prutas na hindi pinapakain sa kanila ng Diyos, nagbigay ng kadiliman sa buong mundo. Nagbigay ng kamatayan sa bawat tao. Diba? Doon sa simpleng pagsuway sa Diyos. Diba? Makita natin yung consequences ng kasalanan. Diba? Hindi lang kadiliman, hindi lang kamatayan, kundi paglayo sa presensya ng Diyos. Yung dulot nito, diba, inilalayo tayo sa piling at presensya ng Diyos. Diba? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga hinirang niya, anong ginagawa ng Diyos? Hindi niya hinayaan na manatili tayo at malugmok tayo sa bawat mga kasalanan natin. Diba? Hindi na hinayaan na patuloy tayong bumagsak sa mga ito. Diba? Dahil alam natin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Tayo nakakalapit sa Kanya tuwing tayo humihingi ng kasalanan. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diba? Tayo patatawarin, tayo lilinisin. Diba? Kung paano si Adan at Eva ay bumagsak sa kasalanan, ngunit sila'y kanya pang dinamitan. At si Haring David pumatay at gumawa ng kahalayan, ngunit pagpapatawad sa Diyos yung kanyang nakamtan, diba? Sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran yung kasalanan natin kung tayo sasampalataya sa Kanya. Sa Kanyang natapos na gawa, hindi tayo mapapahamak pagkus magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? Sa pagkatuyo, manghina ni David, diba? Ito yung nagsilbing magandang pahiwatig. Parang magandang pahiwatig pa, no? Bakit kaya? Bakit? Sapagkat sinasalamin lang nito na siya'y tunay na anak ng Diyos. Diba? Kasi hindi pinahintulutan ng Diyos na patuloy niyang ikubli at maging komportable siya sa kanyang mga kasalanang ginawa. Pero yung mga tao na walang pakialam sa kanyang kasalanan, na patuloy na ikinukubli, na hindi man lang nanginginig sa paggawa ng kasalanan, patunay lang na hindi sila anak ng Diyos. Kaya sa pagtatapos, mga kapatid, sabi ni David sa verse 5, ngunit sa wakas, pinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, pagtatapat ko ng aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Man, makita natin dito yung humbleness ni David. Ano pwede niya masabihin na, hari naman ako eh. Diba? Okay na yan. Parang automatic na sa Diyos niya na patatawarin niya ako. Diba? Pero hindi. Kita natin dito. Nagtapat si David sa Diyos. Pinagtapat niya yung kanyang mga kasalanan at pinagsisihan niya ito. Diba? At nakita natin yung resulta ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Diba? Kaginhawahan yung dulot nito. Diba? Na kung titingnan natin, nagawin din natin yung ginawa ni David. Diba? Pero hindi ito hahantong dapat sa kayabangan na, oh Lord, oh, nag-confess na ako sa iyo, anak mo ako, okay na yan. Diba? Oh, humble ako, Lord. Diba? Hindi tayo dapat dumating sa ganun. Bagkus maging normal dapat sa atin bilang isang mananampalataya na patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kasi patuloy tayong nagkakasala eh. Diba? Patuloy tayong bumabagsak sa mga kasalanan natin. Diba? Ito natin resulta, pag-ibig ng Diyos, diba, sa mga puso natin, na kung dati tayo pusong bato, ngayon napalitan na ng laman, diba, na kung dati manhid tayo sa kasalanan, ngayon nakakaramdam na, lumulood tayo sa Diyos. Diba? Kaya sa umagang ito mga kapatid, ma-encourage tayo sa ginawang pagpapakumbaba ni Haring David. Diba, nakita natin dito na imbis na takasan niya, na imbis na patuloy niyang itago yung kasalanan niya, hiningi niya ito ng tawad sa Panginoon. Diba? Kahit na itago niya pa ito, is
hindi siya makakatakas sa kamay ng Diyos. Diba? Kaya sa mga taong wala pa kay Kristo, may panahon pa para magsisi. Diba? Huwag mo itago yung kasalanan mo. Pagsisihan mo yung kasalanan mo at sumampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo. Walang pag-asa sa mundong to, bagkus na kay Kristo lamang ang pag-asa. Para naman sa mga mananampalataya na, is para sa atin to. Diba? Isang instruction ni Haring David para sa mga mananampalataya na huwag nang ikubli o itago pa yung mga kasalanan. Diba? Pagsisihan agad ito. Diba? Dahil hindi tayo makakatakas sa mata ng Diyos. Diba? Pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Diba? Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Diba? Kahit tayo nanghihina. Diba? Kahit nadurog na yung mga puso natin na halos gumapang na tayo. Narupat nga eh. Diba? Patuloy tayo lumapit sa Diyos. Diba? Kung kailan tayo nanghihina, doon tayo lumapit sa Kanya. Diba? Huwag na nating patagalin na paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Alam naman natin na lagi siya'y lagi nandyan. Diba? Naabutin tayo sa tuwing tayo nagkakasala. At alam niya naman niya na tayo magkakasala. Kumbaga, pagkoconfess lang yung dapat makita sa atin bilang isang mananampalataya. Diba? Makita natin dito yung pag-ibig at awa ng Diyos. Diba? Sabi nga sa lyrics na kinakanta natin, diba? Na even our sins, they are many. His mercy is more. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, marami po salamat sa iyong salita. Napatuloy kaming pinabago. Marami pong salamat sa iyong salita. Napatuloy kaming dinudurog. Marami pong salamat sa iyong salita. Napatuloy kaming pinapaalalahanan. Patuloy namin pagsisihan ng aming mga kasalanan. Bagkus sa mga kasalanan, Panginoon, ito po yung nagsisilbing boundary namin upang lumapit sa iyong presensya, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat sa mga pagkukubli ng aming mga paboritong kasalanan, na kung kadalasan ay hindi pa namin ito napagsisisihan sa inyo, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang patungkol dun, Panginoon. So umagang ito, Panginoon, ma-encourage kami, ma-encourage yung bawat isa na patuloy na lumapit sa iyo sa tuwing kami nanghihina sa mga kasalanan. Panginoon, alam naman namin, Panginoon, na ang kasalanan ay siyang pumapatay sa amin, Panginoon. Kaya bigyan mo kami ng lakas na mapatay ito, Panginoon. Kahit mahirap, Panginoon, maging kapangyarihan mo lamang yung magbigay sa amin. At huwag kami ihantong neto patungo sa kayabangan. Pagkus maging humble kami sa pag-aaraling salita o sa pamuhay ito, at gawin namin sandata ang iyong salita upang labanan patuloy yung makasalanan na pumapatay sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, sa walang hanggang pag-ibig, sa walang hanggang awa na ibinibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon, na kahit kami na patuloy na lumalabag sa iyo, patuloy na sinusunod yung mga kagustuhan namin, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Kung paano yung pag-ibig mo noong unang panahon hanggang ngayon, Panginoon, ay nararanasan namin ito, O Diyos. Panginoon, maraming salamat. Muli, binabalik namin lahat ng papuri. Pasasalamat.